Shoutout muna sa mga subscribers. Yakyak Cordapia, Infox, Lion King, Kyla Tolentino, The Sports, Joya Bangers, Extreme Trending Videos, Rajiv Walvekar, Gaming Cold War, Carly. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa King of Rock and Roll na si Elvis Presley? Siya lang naman na nagpasikat ng mga kantang Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Blue Suede Shoes at marami pang iba. Dahil sa kanyang kasikatan, siya ay kinilalang bilang isa sa mga cultural icons ng 20th century. Sa kasamaang palad, siya ay binawian ang buhay noong August 16, 1977 sa edad na 42. Hindi rin lingid sa ating kaalaman ang mga bali-balita tungkol sa kanyang pagpaparamdam. Lalong-lalo na sa mga lugar kung saan siya naglalalagi nung siya ay nabubuhay pa. Kasama na dito ang Graceland, Westgate Hotel, Heartbreak Hotel, RCA Recording Studios at iba't ibang lugar sa Las Vegas. Ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay base sa mga salaysay ng mga taong pinagpakitaan o pinagparamdaman ng kaluluwa ni Elvis Presley. Simulan na natin ang mga kwento. Ako si Wayne Newton, isa sa mga kaibigan at dating katrabaho ng yumaong Elvis Presley. Isa rin ako sa mga nagdalamhati sa biglaan niyang kamatayan. Pero ang sabi nga nila, the show must go on. Kasi hodang nagdadalamhati pa tayo o hindi sa kanyang pagkawala. Isa sa mga request na natanggap ko noong mga panahong yun ay ang mag-perform ako sa stage ni Elvis sa theater ng Westgate Hotel. Noong una nag-alangan pa akong tanggapin ang offer dahil stage ni Elvis yun eh. Hindi ko siya kayang paltan. Eventually pumayag na din ako kasi unang-una trabaho yun. Pangalawa, parang gusto ko rin mag-perform in tribute sa aking malapit na kaibigan. 2 buwan after namatay si Elvis, ako at ang aking banda ay gumawa ng Elvis medley bilang tribute para sa King of Rock and Roll. Isang gabi bago magsimula ang show, in-inform ako ng crew members na yung balkonahe daw ay sarado. Kaya walang audience sa area na yon. Sinabihan kami ng crew para nga maiwasan namin mag-acknowledge ng audience sa area na wala namang audience. So, makakapag-focus kami sa pagbate dun sa mga location ng theater kung nasaan talaga ang audience. Nung nasa kalagitnaan na kami ng aming show, nagsimula na kaming mag-perform ng Elvis medley. First time kong gawin yon sa harap ng maraming tao. Habang kumakanta ako, bigla pa naman nagbabaan yung theater lights. Tapos may spotlight na biglang nakatutok sa akin. Tiningnan ko yung crowd habang nagpe-perform ako as a way to connect with them. Napatingin ako dun sa balkonahe ng theater. May nakita akong lalaki na bumaba papunta sa balkonahe. Nagtaka ako kasi sabi sa amin ng crew ay sarado daw yun. Eventually, nakilala ko kung sino yung taong yun. Walang iba kundi si Elvis Presley. Kahit malayo, alam kong tinitingnan niya ako ng mata sa mata at ngumiti rin siya sa akin. Ibig sabihin, nagustuhan niya ang tribute ko para sa kanya. Medyo weird man pakinggan lalo na sa taong matatakot din sa paranormal. Pero pagpapakita sa akin ang spirito ni Elvis Presley during that performance ang isa sa mga pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Tago niyo na lang ako sa pangalang Darwin. Dati ako nagtrabaho sa RCA Recording Studio B, kung saan madalas nagre-record si Sir Presley nung nabubuhay pa siya. Part ako ng production crew. Mga ilang linggo pagkatapos ng kanyang pagpanaw, maraming sumulpot ng mga kwento-kwento tungkol sa kanyang pagpaparamdam. Ang totoo niyan isa ako sa pinagparamdaman niya. Isang araw nakabreak kami magkakatrabaho at pinag-uusapan nga namin yung pagkamatay ng hari ng rock and roll. Siyempre, big news yon nung time namin, lalo na at biglaan pa ang kanyang pagkawala. Nung pabalik na kami sa aming work, habang nagkukwentuhan, bigla ba namang namatay ang ilaw at may narinig kaming kakaibang tunog sa sound system. Wala namang
namang gumagalaw ng sound system kasi kapapasok lang namin. Bigla pa naman tumugtog yung kanta ni Sir Presley, yung Blue Suede Shoes. Nagtaas naman ang balahibong namin, hindi naman kami natakot kasi ganun na namin kami sang hari ng rock and roll. Isa pa, hindi naman kami sinasaktan ng spirito kaya eventually nasanay na rin kami. At saka nagpaparamdam lang naman siya pag binabanggit lang naman namin ang pangalan niya. So kung may ibang tao at hindi sanay yun sa paranormal, iniiwasan na lang namin banggitin ang pangalan niya. Kaso pag medyo nabobore ako sa trabaho, para bang gusto kong banggitin ang pangalan niya. At pag nagpakita siya o magpatugtog ng sound system, para bang gusto ko siyang sabayan sa pagganta. Nothing but a hound dog, crying all the time. Ako naman si Elise, isa ako sa mga nagtatrabaho sa Graceland, particular dun sa kusina ng mansyon ng yumaong Sir Presley. Totoo mga balibalita ng kanyang pagpaparamdam, lalong-lalo na sa workplace namin. Pero hindi ako umalis sa trabaho ko dahil kinararangal ko magtrabaho sa isang lugar kung saan tumila si Sir Elvis. Ang una kong karanasan ay nangyari sa kusina ng mansyon. Bale, naghahanda kami ng food for lunch para sa mga bisita ni Ma'am Priscilla, ang dating may bahay ni Ginoong Presley. May napansin akong lalaki na nakatingin lang sa bintana ng kusina. Pero nakilala ko agad yung lalaki, si Sir Elvis. Nagulantang ako kasi alam kong wala na siya. Napakurap ako at pagmulat ko, nawala na yung lalaki. Napatulala ako, pero bigla naman ako tinapik ng kasamahan ko. Uy, anong tinutulala-tulala mo dyan? Bilis-bilisan mo kasi kakain na si Ma'am Priscilla. Bumalik ako sa aking ulirat at kinalimutan ko ang aking nakita. Nung naikwento ko yung karanasan ko sa mga kasamahan ko, hindi lang pala ako pinagpakitaan niya. Halos lahat ng katrabaho ko pinagparamdaman ni Ginoong Presley, kahit si Ma'am Priscilla. Eventually, nasanay na rin kami kasi hindi naman kami ginugulo ni Ginoong Presley. Nagpaparamdam lang.